Ngayong araw na ito ay lubhang halaga sapagkat ating pinagdiriwang ang buwan ng wika. Sa araw-araw na ating pamumuhay, itong wika ang ating sandigan. Ginagamit natin sa pagkikipagtalastasan, sa edukasyon, komersyo at iba pang larangan. Simula pa noon, ito na ang tanong. Aling wika ba ang nagdulot ng higit na gunong? Ito bang wika natin na wikang Filipino o wikang Banyaga o wika ng Makalog? Ang inyong pong Lakambini, Pamela, Aguila, sa balagtasan ito ay siyang papagisna. Kaya hiling ko lamang bilang pampagana, malakas na palakpak, ibigay mo na. Ang dalawang mga ata mula sa sidiran, sa mga sidiran ay magtatagisan. Ang kanilang panig ay paglalaban na walang patubaling, walang kapundahan. Wikang Filipino ay ipagtatanggol ni Kathleen, Requimin na isang magulong. Sa mga tuwiran, walang kagatol-gatol, matigabog palakpakan sa kanya'y italubong. Mula Batanes hanggang sa Sulog, wikang Filipino ang maririnig mo. Ito ang wika natin Filipino, salamin ng ating kultura at ating pagkatao. Wikang Filipino ay nasimulan na. Pakinggan naman natin wikang Banyaga. Ito ay lalahaling isang mahusay na makata. Leejay, Bartolome, simulan mo na. Aking katunggali, alam kong iyong nababatid na ang wikang English ay wikang pandaigdig. Sa halos lahat ng larangan, English ang ginagamit. Kung wala ang wikang English, mahihirapan. Paano ang mahihirapan kung ako ay sanay sa wikang Filipino na aking kinagisnan? Ito ang wikang higit na kailangan upang mapadali ang pakikipagdalastasan. Huwag mo nang pilitin ang dila mo sa pagsasalita ng wika ng Bayuan, wika ng Banyaga, sapagkat wikang Filipino ay kumpleto na. Siksik, lignig, sa karunungan, wala na mahanap. Itong katalo ko ay hindi nag-iisip, hindi nalalaman ang kanyang sinasambit. Paano mo isasalin sa wika mong binabanggit ang mga salitang sa English lang magagamit? Paano?